kaso walang visor itong ano mo, helmet mo. Kaya nga, tapos na nga natin gawin yung pero, may strap ka ba? May strap ba? Nangyari yung strap, guys. Walang strap. Hindi nga nag-strap. Tagal mo, pakitanggal. So, hindi naka-strap. Dapat to naka-strap. Bakit hindi naka-strap? Wala nang strap. Tama? Wala nang strap. So, bawal to. Alam mo ba yung regulation na to? Magkano? You're wearing an authorized helmet. Based on the motorcycle helmet law. Magkano penalty? 1.5. Alam mo, di ba? Tama, 1.5. Ang penalty na to. So, pamili ka. Titikita ka namin? O bibigyan ka namin ng helmet? Yes! Yes! Helmet. Viral fibra! Walang-wala eh. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Maganda. Ayun o. Kasi yung wala siya. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Hindi mo alam, ang motorcycle helmet to, kailangan may visor ka dyan. Diba? Oh, yun, papalitan mo. Ang ano na to, it's 1.5. Ang violation yan, 1.5. Okay? So, kukunin ko na to. Palagay mo, kukunin ko na lang to, pero papalitan natin ang bago. Mahilig ka ba sa graffiti na ano? Sa ilang helmet? Huwag kang iiyak, ha? Huwag umiyak ka, hindi mo bibigay ito. Sana kasya! Ito, ilalagay na natin yung luma mo dito. Ikat! Ikat o helmet? Helmet na lang po. Ayun! Pasalamat ka sa nag-break sa atin yan. Ano ba yung Philippine Standard Mark? Kailangan ng sticker yan na nakarehisto sa DTI. Diba? Part niya ng motorcycle helmet law para sabihin sa'yo na yung helmet na binibili mo ay pasado at na-test. At pwede kang proteksyonan. Ito, wala ka ng visor, wala ka pang strap. No? So, it doesn't provide you the protection that you need pag nagra-ride ka. So, alam mo ba kung magkano penalty ng helmet, ano, motorcycle helmet law? Hindi? 1.5. Ha? May lisensya ka ba? Nasaan? So, buti na lang, may lisensya ka. Alfredo, pamimiliin kita. Ticket o bagong helmet? Yes! Ha? Parang ticket ha? Ticket ba? Ano? Sige. Atone. Stop mo! Stop mo, boss! Yan ha? Sino pa ka ba, boss? Tayo nga ito, sir. Ayan. Pwedeng yan, pwedeng ito. So, dalawa. Kaya nga eh. Ah, itong mga batas na to, hindi para ano ah, para parusahan kayo. Para sa inyong kaligtasan yan.
di ba? Tapos naka-search mo sa top. Pag isang chef lang yan, nakakasigurado ka. Ha? Nakakasigurado ka na protektado ka. Ano ka parang saan? Seminar, sir. Seminar yan, 1-5 yan. 1-5 yan, 1-5. So, yung violation ng motorcycle helmet law. Pero dahil marami tayong kaibigan, marami tayong kaibigan na nagmamalasakit sa mga rider. Hindi mo na kailangan magsalamin dahil may sarili ng change yan. Parang ayaw mo ah. Ha? Okay lang pa sa'yo? Ano po, sir? Hindi nga maproprotektahan yan pag nagtumba kayo, chef lang. Ha? Ayaw ko ba? First and foremost, I would like to thank all the sponsors here with Gille, Zebra, and HNJ for coming up with this program or this activity, Bayanihan Ride Safe, Stay Safe. Well, it's our advocacy to keep our riders safe on the ground. Nandiyan po ako, kadalasan ako nababas for implementing the law, but actually, I can sleep at night. And I could, tell myself that I did my job. Kasi at the end of the day, kung mahuli po kayo, ma-penalize po kayo, it is for your own good and safety. Ang sa amin lang po is, you could ride to work and go back home in one piece. Yun po. Marami na po kami, I've seen so many faces of death and accidents on the road caused by unsafe riding. So, kadalasan po, walang helmet. And now, with these donations, we will be equipped and reinforced, so to speak, may bala na kami para ipamahagi sa mga riders na instead na huhulihin mo, napapatao mo ng penalty na 1,500, why not just give something in return? So that, yun nga, magkaroon na sila ng protection for their own safety. Maraming salamat again to all the kind-hearted people who came up with this project. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako na po nagpapanating na po sa salamat ng mga tao makakarisip ito mga helmets. Ang Gille, HNJ at Zebra Helmets ay nagpapasalamat sa lahat na nandito ngayon. Sa staff, MMDA Traffic Operation, mga traffic enforcers, at the MMDA Traffic Operation Chief Colonel Bong, Nebrija. Makikita sa internet ang mga videos sa ating mga kapatid na rider at mga angkas nito ay madalas nahuhuli dahil na rin sa di pagsuot ng helmet o paggamit ng diwastong helmet. Nakakabahala po ito sa ating kaligtasan. Nakakalungkot po isipin na ang pangunahing dahilan sa paglabag nila ng batas ay dahil sa kahirapan, lalo na sa ngayong panahon ng pandemic. Imbis na bumili ng wastong helmet, upang bibili na lang nila ng pagkain sa pamilya nila upang maibsan lahat ang kanilang gutom. Gusto po namin ihipayag ang lubos namin pagpapahalaga sa MMDA Traffic Enforcers at kay Colonel Bong Nebrija sa walang humpay na pagsisikap at pagpapatupad ng kaligtasan sa ating mga mananakay. At maraming salamat sa malasakit at pag-unawa sa mga riders sa tunay na nangangailangan.
sa spirit ng bayanihan, bayan safe, stay safe, ipinagagalak po namin ipahayag ang aming tiwala at suporta kay MMDA Traffic Report Operation Chief Colonel Bong Nebrija sa pamamagitan ng pagbigay ng 100 pirasong helmet na ibibigay ni Colonel Nebrija sa mga ahigit na nangangailangan nating riders sa ngayon na panahon ng pandemic. Maraming salamat po and we wish you all the best and more power to you, Sir Bong. God bless po sa MMDA.